Kunin na natin agad. Pagpasok, kukunin na natin agad. Kunin agad ng bawsi, ha? Yung ginawa niya, may kapalit yan. Upo ka dun sa gilid. Kukunin ko yung bata. Kukunin niya yung bata. Opo. Ako yung sige na na. O, sige, kalma lang. Okay. Ba't mo tinangay itong bata? Hindi ko po yun tinangay ko sa po siyang sumama. Naawa lang po ako dahil umiiyak po. Ano meron? Ba't ikaw ang gusto samahan? Nakita niya po ako nagliligpit ng damit ko. Napauwi ako ng probinsya. Sabi niya, sama ako. Sabi ko talaga, biniro-biro ko po. Tapos sabi niya, sasama ako sa'yo. Iha, tinangay ka nito o kusa kang sumama? Ano bang nangyari? Sumama lang ako. Kasi pinapalo ako ng mama ko. Sabihin na natin na talagang itong bata ang sumama. Alam mo naman na bawal yon. Ikaw nakakatanda, ikaw ang may utak. Ilang taon na po kayo, madam? 53 po. 53 versus 8 years old. So si 53 years old, ba't magkikinig kay 8 years old? Dapat si 53 years old, kumontak agad ng barangay, DSWD, Women's and Children's Desk ng PNP. Ang dami po mga taga-autoridad na pwede mong kontakin, sabihin, itong bata sumasama sa akin. Alam kong bawal ito, kayo nang bahala rito. Absuelto ka. Kaya hindi na nga sir ako natuloy umalis dahil sa bata na to. Kung hindi ka natuloy, di saan mo dinala ito? Pagbalik ko sir sa bahay, natakot na ako dahil may mga DSWD na nung gabi na yon, tsaka pulis. Alam mo ba na pwede ka makulong? Opo, pero... O, pero kung nung unang araw pala mapagsama nito, tinanover mo sa barangay, hindi ka makukulong. Papasokin na yung mother. Lapit ka na. Ay, mama, bebe ko. Anak ko! Dali na makalit ko. Anak ko! Ay! Ay! Titipod ka namang sa ito. Huwag ka mag-inarte. Lapit ka rito. Lapit ka dyan. Upo ka dyan, ma'am. Upo ka. Ang sinasabi niya, nung nagliligpit daw siya ng damit, yung bata daw sabi, saan ka punta? Sama ako kasi sinasaktan ako sa bahay at meron mga lalaki doon. Kaya sama na lang ako sa'yo. Ngayon daw, sinama niya at sa takot niya, dahil may mga DSWD na daw, tumago na siya. Anong reaksyon niyo kagawa? Ay, di po. Kasi po yun, nung mismo ng araw na yan, inutusan niya po yung bata na yung nanay na magbili ng ulam. Opo. Ngayon po ito, inalap niya na sasama sa kanila. Pagkatapos po noon, wala na. Di na ibalik. So, kinidnap ito? Opo. Ang ginawa po naming step, pinuntahan po namin sa bahay para ma-invite sana siya pati yung family niya. Kaso nag-refuse po sila sir, di po sila nakipag-coordinate sa barangay. So dinala na po namin siya sa Women's Desk, sa DSWD. May mga papers po kami na makakapagpatunay na nag-missing talaga yung bata, na pati yung mga apo niya na kapagsabi na siya yung nagdala sa bata. So ano po mangyari dito ngayon? Bali, dadalhin namin si Pam Marianelli sa presinto namin, okay, sa Women's Desk, DSWD, tapos okay, doon na po magpo-file si Ma'am ng case. So, ngayon, Nay, kayo ho ba magsasampa ng kaso? Opo. Ma'am Marianelli, unang-una po, maling-mali po yung ginawa natin. Opo, ma'am. Dahil hindi nyo po anak yan, hindi nyo po kaano-ano yan. Kung meron man po sanang pananakit na ginawa yung magulang or pag-neglect doon sa bata, dapat po, kayo mismo nagpunta sa aming barangay, nagsumbong po kayo kung ano po yung ginagawa ng magulang para po na-actionan po sana namin. Mali po yung ginawa nyo, kidnapping po yun. Alam nyo po ba kung saan po kami nakarating? Naghanap po kami sa bata para nyake. Pupunta kami ng Cebu, Tarlac, Bicol. Mahanap lang po namin yung bata. Ano ginawa sa'yo, baby? Wala po. Bakit kanya kinuha? Yung naglalaro kami ng tumbang preso dun sa malapit sa tindahan niya. Hindi pa ako nun na naliligot. Oh. Inutusan ako ni mama bumili ng ulam. Sabi niya, hintay-hintay ka lang muna dyan. Mamaya-maya alis tayo. Sasakay tayo ng sidecar papunta dun sa Jollibee, bababa. Sumakay kami ng jeep. Tapos pumunta kami, yung napagod siya, pumunta kami dun sa hotel. Sa hotel, okay. Tapos sumakay kami dun sa taxi. Inuuto niya lang ako kasi sabi niya mag-swimming daw kami. Magbe-beach daw kami. Tapos inuuto niya pa ako na kuwain sila Johan. Sino si Johan?
Yung apo niya po. Tapos saan kayo napunta? Dun sa ano niya, kaibigan. Hindi mo namiss si mama? Namimiss. Okay, ano sinabi mo sa kanya nung namimiss po si mama? Gusto ko nang umuwi. Ano sabi niya? Sabi niya, ano na lang, wag na lang muna kasi ano, susunduin pa natin sila Johan. O, kita mo yan, Ma'am Nelly. Ay, sir, yan po pala. Yan po yung post sa social media na tungkol po dun sa bata na palitan po palitan sila. Palitan ng pera po. Yan ay, naku, kidnap po ransom. Talaga po, oh, yes po. Parang ganun na. Alak, wala ka. Kung sinabi dyan, dandang, wag ka magsinungaling. Diyan ko nagsisinungaling. Bayad na daw ka. Ito na, oh. Sabihin mo dun sa mama mo nung bata, magbayad na daw ka mo siya ng utang niya para bumalik na yung bata. Po. Agad. Ay, ma'am, kidnap po ransom to. Hindi sa akin yun, sir. Patay kang mata ka. Gagawin ngayon kasi yung po yung gusto niya. Dapat meron para lumabas siya. Lumabas siya po, sir. Mind up min sana. Ngayon Lunes po, naging isin ng 40. Doon po sa bayan agad ng bata. Kaya po, naghagilap na ako ng pera. Binigay ko na sa kanila sa barangay yung 40,000. Ibibigay ko sa kanila. Ngayon, dapat po yung gagawin namin, sir. Pati siya, i-digit, sir. Nilapitan ko na. Madaling araw naglalakad ako, sir. Ay, wala akong pamatay. Para lang makuha ko itong anak ko. Nang alagang 42,000 na nikidnapin mo itong anak ko. Grabe ka naman. Narinig mo ba? Incap ka na sana nila. Kaya lang, naunaan mo sila. Pumunta ka rito. Kung hindi sana, nakaposos ka na ngayon. Sir, 42,000 daw yung sir. Ang sulat kaman niya yung sir, oh. Tapos na sir, wag na po tayo dyan. Ma'am, huwag natin pag-usapan itong pera dito na utang niya. Wala na yan. Yung bang kinidnap ko yung bata, yun yung mahirap dito. Traitor ka talaga, dandang. Wala kang ano. Na siya makinumidap sa anak ko. Ako nang tuloy traitor, sir. Parang baliktad na yata. O paano pagka-addict mo, dapat matukang ka. Atang, kahit na, oo. Problema. Bata, ang usapan dito, bata. Problema kung ano ang alam mo, nakakuha ka na sa CIDG. Ikaw, kumidam sa anak ko. Inaka! Ito, nagkidam sa anak ko. Ako patuloy itong ano, ha? Inaka, may kinidam ko lang ako. Normal ka. Addict ka, talagang tamang inala ka. Nakakinidam ko na anak ko ng tunaya. Ito na nga yung revenge. Kinidam ko anak ko, ako pamaling. Kasi may utang ka. Mabalik talaga ako. Yung utang mo sa batong tamo. Ay, utang ka. Galing sa ano. Galing sa pagtuk-tuk mo ng pera. Wala kang kuwang pakialam doon. Kasuhan kita, sabihan mo ako pukpok. Ma'am, bago mo sila makasuhan na sinabihan ka ng pukpok, makukulong ka ng kidnapping. Sige, sir. Tanggap mo, sir. Kung yan ang gusto niya, sir. Yung kidnapping ang kaso mo. Makonsensya ka. Walang kaya sa'yo. Walang kaya magpareglo. Makonsensya ka. Hindi kami po pahit magpareglo, sir. Hindi na siya makapaghintay dahil mukhang pera yan. Mandurugas yan sa pera. Mga customer dinudugasan yan sa bar niya. Kino, kinidnap na anak ko. Bakit may ako? Bakit pa yung mga customer mo sinasabi mo dyan? Doi bar ka. Yun. Period. Tapos okay. Napan, at least nandito anak ko buhay. Thank you talaga. Pasalamat ako sa iyo, aboy, anak ko. Hindi mo pinatay. Oy, dinagayaan ko yun mabuti. Hindi kayo pinabayaan. Kaya huwag kang magkakalitan. Ay, ganyan. Maganda yung ginawa ko. Andun ako. Tiyahin ako. Pwede kang mag-reveal sa akin. Huwag mo nang ipagsiksikan na tama yung ginawa mo, Ate Bing. Ang lapit natin sa barangay. Magkakadikit lang yung mga ano natin. Yan yung magkapit-bahay tayo. O, yun na nga, Ate Bing. Kung wala kang intention, tatlong linggo mong minala yung bata. Natakot ka sa pulis, pero hindi ka natakot. Dabalhin mo yung bata sa pulis para hindi mo yung intriga. Sige. Wala nga tayo kung hindi ano doon ay hindi mo pinabayaan. Hindi ako sa pulis, kaya binala ko kay Sir Rapi Tulto. Kaya nga po nandito yung barangay, sasama din po kami. Diretso na tayo sa PCP7. Kaya lang, baka tumakas to, tumawag tayo ng pulis. Punta na tayo sa PCP7. Sama natin. Isa sa kayo sila sa loob ng ambulance. Opo. At may tarot naman kayo dyan, ano? Kaya mo ito? Kaya ko. Kaya mo? Opo. Kung halimbawa, ni-wrestling, kaya mo? Hindi naman. Kaya ko. Parang, kaya ko talaga yun. Kasi ang sinasabi ng kamag-anak niya, sir, kahit dun sa conversation nakalagay, di dinala yung bata kasi walang ticket, di binigyan ng ticket ng Cebu Pacific. Opo. Kaya si ID. Nandun po yun sa conversation. Kung nabigyan sa ng ticket. Madadala niya po. Nandyan po yan, sir. Naka-attach po lahat na conversation dyan. Lahat-lahat po. Balang niya talaga itakas. Opo. Kasi ang mga kamag-anak niya po, sinasabi nasa Tarlac, nasa Masbate, nasa Cebu, nasa... Nililigaw. Nililigaw po kami.